So yo, what's up guys? Andito tayo ulit sa JG Paradise. So ngayong araw, yung topic natin na paano ako nagkakal. So maraming maraming pwedeng gawin. So papaliwanag ko sa inyo. Then yun nga kasi mahabang araw na hindi ako nakapag-vlog. So naipon yung mga tanong nyo. So gagawa natin ng ibang episode dyan pero hindi kaya ngayong araw. Kasi sa shoutout pa lang, maubos na yung oras natin. Kaya di ko na palatagalin ito, mag-umpisa tayo. Yun na, bago pala ako mag-umpisa, maraming salamat pala sa mga pumunta kanina. Kala Kapitan, Jolly Boy, Manganti. Yun, shoutout din po sa pumunta rito. Nakalimutan ko itanong yung pangalan nyo. Ang tagal natin ng pintuan dito pero hindi ko natanong mga pangalan nyo. So comment nyo lang yung comment nyo mamaya or bukas yung name nyo para ma-shoutout ko kayo sa susunod na next vlog ko. So ayun guys, hindi ko na patatagalin to para alam nyo na kung paano ako nagkakal. Pero may nagtanong kanina, isingit natin to. Doon sa nag pry ng ABM tsaka ng Black Moss ko, yun, mali yung ginawa mo kasi yung parehas female niyan is magkamuka. Parehas magkamuka yan, yung female nila parehas may itim yung buntot. So mahihirapan ka dyan pag hiwalayin yung female nila. Sa lalaki, medyo madali naman kasi ang ABM is nagkukulay blue yung katawan niya. Hindi gaya ng Black Moss ko, solid black siya. Pero kung hindi quality yung Black Moss ko, nag-blue-blue rin yan. So mali yung ginawa mo, pero sa susunod na anak nila, huwag mo nang pagsamahin para hindi ka nang mahirapan. Then, about sa female pala, kung maganda yung female mo, for example, delta tail. So, yung IBA mo naman, delta tail, then yung black mosco mo, hindi delta, round tail. So, madali silang, madali mo silang ma-ID. Pero kung pareha silang delta tail, o pareha silang round tail, mahihirapan ka. So next time wag mo nang gawin yon para walang sakit sa ulo. So ayun guys, magsisimula tayo. Papakita ko sa inyo kung paano ako nagkakal. Yung ikakal ko pala bluegrass. Papakita ko sa inyo yung reject niya, then bakit siya naging reject. So ito na guys, umpisahan ko na, kaya tatakpan na yan in 1, 2, 3. So guys, ito yung natin kung paano ako nagkakal. Then sasabay ko na rin yung pag-gender nila kasi baka mamaya masundot pa agad. Then dito natin ilalagay yung good. Then dito ko ilalagay yung kal. Then dito ko lalagay yung female. So guys, magsisimula na ako para di tayo gabihin. So guys, ito yung yung bluegrass. Then habang inuhuli ko sila, papaliwanag ko sa inyo kung bakit nagkakala ko ng gantong kaaga. Kasi kailangan na yun. Kaya ako nagkakala ng gantong kaaga, kailangan kasi na mabawasan yung dami nila. Then para hindi rin sayang yung pinapakain natin sa mga kal. Kasi pagkakal kasi hindi talaga natin maibebenta ng good price. Kasi syempre sino bang marunong na bibili ng kal? Syempre mga newbie lang ang mabibiktima natin dyan. So kailangan magkal tayo para yung newbie hindi makabili ng kal sa atin. Then maging masaya siya sa habi niya. So medyo nahihirapan ako hulihin kasi siksikan sila eh. So ito yung kal ng bluegrass. Merong kulay pula sa katawan tsaka sa buntot. So itong kal na to, dito nang gagaling yung strain ng cherry then ng red grass. So sa mga hindi pa alam yon, ayan, ngayon alam nyo na. Oop, tumalon. Wait lang ha. Then na ayun nga yun, yung dito nagmumula yung strain ng cherry tsaka ng red grass sa kal ng bluegrass. So ayan siya. Ayan. So
Kaya yun, yung sakal ng bluegrass, ang kal niya kasi is naglalabas siya ng may kulay pula, red wash, then naglalabas siya ng Moscow. Yung Moscow, sa ngayon wala pa ako nakikita ngayon, pero titingnan natin mamaya kung meron ako makikitang Moscow. Then kung wala akong makakitang Moscow rito, meron ako dito na may Moscow. Papakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng Moscow. So guys, teka lang ah, huhulihin muna natin, then ipapakita ko sa inyo yung mga kal. So guys, ito yung ano, yung good na nakuha ako. Pero hindi pa tapos yung pagkakal nila. Meron tayong second batch na pagkakal sa kanila pagka 2 months nila. Yun. Kaya maaga ako nagkakal para hindi ko na mapakain yung ibang kal na pinapakain ko sa kanila. Kasi pagkakal kasi hindi talaga natin mabebenta yun na kasing presyo nila. Kaya kailangan natin sila ibukod sa mga good. So ito guys yung kal na nahuli ko. Yeah, may cherry, then may Moscow. Yung iba dyan na wala, hindi pa masyado lumalabas yung cherry, yung kulay pula, pero lahat sila magkakaroon. Nakita ko na sa katawan nila. So ito yung itsura ng Moscow na sinasabi ko sa inyo, yung isang kal. Yung Moscow is walang kulay ng grass. Then wala siyang pattern ng grass. Then ayun siya, ayan. Plain lang siya, plain. Then pagka umidad to ng 1.5, may kita nyo yung kulay niya is blue, pero wala siyang pattern ng grass. Yan yung Moscow. Pero mapapakinabangan natin niya na pwede natin yan gamitin pang cross sa female. For example, bumili ka ng female ng bluegrass, then pwede mo siyang gamitin pang cross para maglabas siya ng magandang check mark ng bluegrass. Yung bluegrass kasi natin may check mark. So yan yung gagamitin natin, yung Moscow na yan, para mapalabas yung checkmark ng bluegrass. So ayun guys, yung kal natin, yan yung itsura ng kal ng bluegrass. May pula, then Moscow, ayun yung Moscow, ayun, ayun, ayun. Then ito yung female. Yun. Medyo natakot sila nung hinuli ko eh. Yan. Then break tayo sa good. Yung good kasi na to, kaya meron pa tayong second batch na pagkakal dyan. Minsan kasi lumabas yung kulay pula nila. So sa next month nila, magkakal ulit tayo. Binawasan ko lang sila para mas mabilis silang lumaki. Kasi luluwag na yung kulungan yung lagayan nila, yung aquarium. So update ko kayo after 2 months. Kaso hindi ko na hindi na umaabot ng 2 months yung isda ko. Yung mga pupunta rito, pag nakita nila maganda yung isda, binibili agad nila. So sana ngayon hindi mabili. Then ako kontrolin ko rin na hindi sila may benta. Ayun guys, ganyan lang ako magkal ng bluegrass. Then pagpalakihin ko muna yung ibang strain dito, pakita ko rin sa inyo kung paano ako nagkakal sa kanila. Papakita ko sa inyo yung yung may nanganak ako kanina eh. Marami ako nanganak kanina, pero yung isa lang papakita ko sa inyo para tipid sa oras. So ayun guys, punta na tayo dun sa papakita ko sa inyong nanganak. Then shout out tayo. So ayun guys, ito nanganak yung metal bluegrass ko na malaking female, yung lagi kong nilalagay sa vlog natin. So ayun, nanganak siya. Then pinakain ko na rin siya para mas mabilis siyang manganak, mas malakas siya. Kaso problema, ginugulo siya ng lalaki. So ililipat ko muna siya ng lagayan para matapos niya yung panganganak niya. Then yung mga nailabas na kukunin natin, baka kainin itong female na isa. Itong female na isa nito is project ko lang yan, pinapasundot ko. So kailangan ko kasi kunin yung swallow tail niya. Kaya ginamit ko siya. So ayan guys, yung metal bluegrass natin na artista. Yung laging kasali sa ating vlog. Nanganak siya.
Yun, guys, nahuli ko na lahat pero ginabot na ako ng magagabi. So, ayun yung lahat ng anak nung metal bluegrass natin. Then, after 1 hour, hindi na nasundan na anak niya. Pero sobrang laki pa rin ng tiyan niya. So, manganak ulit siya. Hintay-hintay ulit tayo. So, ayun guys, napakita ko sa inyo kung paano ako nagkakal. Sana may nakuha kayong idea. Then, sa gusto mag-alaga ng bluegrass, ganun kadali lang mag-call. Then, minsan, inaanak ng bluegrass natin. Minsan, wala tayong mapakinabangan. Halos call yung inaanak. So, ganun lang naman ka dami mag-call ang bluegrass. Minsan, wala talaga tayo papakinabangan. Kaya yung bluegrass na strain, mahal talaga yon. So, hindi siya maselan, mahal. Kaya kukunti lang nag-aalaga ng quality na bluegrass. Yung sa akin, hindi naman quality yan eh. Pero pinang-show-show ko yan. So, ayun guys, medyo nagdidilim na kasi. Shoutout na tayo. So, ito yung shoutout nyo. Shoutout kay Chester Henry Mauhay from Rizal, Laguna. Kay Eugene Umban. Kay Carlos Selgas from Digo City. Yun, shoutout sa'yo. Then, shoutout sa Baguio Underground Guppies. Yun, shoutout sa inyo. Tunog Monster Fish. Then, shoutout sa PJ Guppy. Then, sa Aquaholic Aqua Pet Store. Yun, shoutout sa pet store na Aquaholic. Then, shoutout kay Earl Gerald Roldan from Misamis Oriental. Yun, shoutout sa'yo. Then, shoutout sa kay Garcia Kenneth from Qatar. Yun, maraming salamat dyan sa pag-support nyo sa akin dyan sa Qatar. Then, shoutout kay Nonato, Ginon, kay Ebets, Aquashop, Oslo, Butanding. Yun, shoutout sa'yo. Then, shoutout kay Paul Genesis J. Hudes. Yun, shoutout sa'yo from Cotabato City. Then, shoutout kay Robby Deloria from Bulacan. Then, shoutout kay Jamil Aquatica. Yun, si Jamil Aquatica, reseller ng Wachupong. Sa mga may kailangan na malapit kay Jamil Aquatica, sa kanya kayo bumili. Then, dito sa akin sa Rizal, maraming reseller dito. So, hindi ko maisa-isa, gagawa tayo ng magpo-post ako kung sino yung mga reseller dito. Then, shoutout kay Aguilar Aldrin. Then, kay Raymond Abela from Cebu City. Then, shoutout kay Ma'am Evelyn Bautista, kay Fish Hobby TV. Yo, support tayo kay Fish Hobby TV. Then, shoutout kay Roger Ramos, kay Paul Vincent Bueno, kay Kyler Okaba. Then, shoutout kay Junril Arseno, kay Franz Alparo from Aklan. Then, shoutout kay Eric Bigata, kay Mark Juldan Prato from Mawab Davao de Oro. Yun, shoutout sa'yo. Then, shoutout sa Team Lumot ng Davao City, kay Sir Oliver Peneranda. Yun, shoutout sa'yo. Then, shoutout sa Fish Tour Adventurist, kay Jesod Aldipolio, kay Bebe Buwang, kay yun ang lahat. Then, shoutout kay Ban TV. Yun, sa mga di pa kay Ban TV, subscribe na tayo sa channel niya. So, ayun guys, maraming salamat sa support nyo. Dun pala, sa mga di ko pa nare-replyan, very very sorry sa inyo. Wala talaga akong, di ako makakuha ng malaking time para ma-replyan kayo sa sobrang dami nyo. Pero, magpapasalamat ako sa inyo. Hindi ko man kayo ma-replyan, nabasa ko yung message nyo. Maraming salamat sa support na binibigay nyo sa akin. So, ayun guys, end na tayo sa topic natin na to. Abangan nyo yung susunod nating episode about sa BBS. So, ayun guys, maraming salamat sa inyo. Magbabalik ang JG Paradise. Bye-bye.